storya sa Bible. Pag natutulog at may sermon, namamatay. Ay, nalaglag. Sinormas. But of course, tayo lahat ay gising kay Jesus. Amen? Hallelujah. Kung ganoon, lahat po tayo ay tumayo. Lahat na may pangangailangan sa Panginoon, taas ang kamay. Okay, may banyo na ay sama-sama sa dalangin. Electric one doon, baka pwede yung igawin ka rin. Hallelujah, Jesus. Dala nila yun. Panginoong Jesucristo, ikaw po ang aming lahat. Ano man ang mga pangangailangan namin, Panginoon, ikaw po ang may tugon ng lahat ng iyon, Panginoon. Kaya, Panginoon, kahit mawalaan kami, kung ikaw naman ay nasa aming mga buhay, hindi po kami nawawala sapagkat ikaw, Panginoong Jesucristo, ang aming lahat. Lord Jesus, maraming salamat po na ikaw po ang kumakatag po sa amin sa dako ito, Panginoon, na kung nasaan ang pagtitipon na nasa iyong pangalan, ikaw ay naroon, Panginoon. At bago pa kami umalis sa aming mga tahanan, Panginoon, upang katagpuin ka namin, Panginoon, ikaw na po ang unang humakbang upang katagpuin mo po kami rito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong katapatan sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, na kailanman ay hindi ka po nagpabaya sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, na ikaw po ang katugunan ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya narito rin kami, Panginoon, upang mag-aray ng aming lahat sa iyo. Sapagkat sa pag-aalay namin ng aming lahat sa iyo, kailanman ay hindi po kami nawalaan. Sapagkat sa aming pag-aalay ng aming lahat sa iyo, ikaw naman, Panginoon, ang umaangkin sa amin. Ikaw po ang naging katugunan ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya, Panginoon, sa pamamagitan ng mga sagisan ng ikapo at mga handog, ay aming pinapahayag sa iyo, Panginoong Jesucristo, ang aming pagkakaalay ng aming lahat sa iyo. At dahil dito, Panginoon, ikaw na po ang may hawak sa amin. Ikaw na po ang may hawak ng aming buhay. Aming pong ipinapahawak sa iyo ang aming sambahayan. Aming pinapahawak sa iyo ang aming kabuhayan. Lahat ng sa amin ay pawang sa iyo, Panginoong Jesucristo. Kung ganon, ang lahat namin ay nasa pinakamagandang kalalagayan sa iyong mga kamay, Panginoong Jesus. Ikaw na po ang nag-iingat sa amin. Ikaw na po ang tumatangkilik sa amin. Ikaw na po, Panginoon, ang nagtataguyod sa amin. Ikaw na po, Panginoong Jesucristo, ang tumutustos sa bawat sa amin. Ikaw na po, Panginoong Jesucristo, ang nagpapalakas sa amin upang magawa namin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan mo. Dahil pag wala na po bagay, Panginoon, na hindi po namin nakamtan, kundi nakamtan namin at magagawa namin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan mo. Kaya, Panginoon, sa hapon na ito, anuman ang mga pangangailangan ngayon ng iyong mga anak, Lord Jesus, nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw na po ang katugunan ng mga pangangailangan ng iyong mga anak. Kung yan man ay may karamdaman, Panginoong Jesucristo, ikaw po ang aming kagalingan na dahil sa iyong mga natay ay pinagaling mo na po ang lahat ng uri ng aming karamdaman. Kung yan man, Panginoon, ay mga sigalot sa buhay, Panginoong Jesucristo, ikaw po ang
magsaayos ng aming mga buhay sapagkat ikaw ay Diyos ng kaayusan. At ikaw po, Panginoon, at nagsaayos ng lahat ng mga bagay sa sanlibutan na ito upang sa gayon, Panginoon, magkaroon ng kaayusan din ng aming buhay. At Lord, kung yan man ay mga suliranin na tila hindi maaaring mapagtagumpayan, subalit ikaw, Panginoong Jesucristo, ang aming tagumpay sa lahat ng persa na gustong manaig, gustong manira, gustong magwasak ng aming buhay, ng aming sambahayan, ng aming kabuhayan. Ikaw po ang aming Yahweh Nisi na aming minamagayway ng aming pagtatagumpay sapagkat higit pa kami kaysa nagtatagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa amin ng pagtatagumpay. At kung yan man, Panginoon, ay kabulangan o kawalaan, kung yan man, Panginoon, ay kagipitan, Panginoon Jesus, ikaw po ang aming kasapatan. Ikaw po, Panginoon, ang aming kayamanan. Ikaw po, Panginoon, ang aming lahat, ano pa, wala na po kaming pangangailangan pa sapagkat ikaw na po, Panginoon Jesucristo, ang katugunan ng lahat ng aming mga pangangailangan sapagkat ang lahat ng ito ay aming iniling mula sa iyong matamis at makapangyarihan pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Kapag-alaman mo sa iyong lahat. Habang ako ay nakaupo kanina dyan at tumutugtog, maawit yung mga kabataan, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil yung mga maliit na mga kabataan noon ay they're now slowly taking the reins of leading our worship to the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Isa sa panalangin ko noon ay yung body of believers of the Lord Jesus Christ is now slowly getting older and older and older. At ang panalangin ko ay itong mga kabataan na ito mahubog natin sa salita, kalooban, at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat maraming magagawa ng Panginoon na naghahanda sa mga kabataan na ito upang so that when the time comes that when we hand to them the baton, they are fully ready to take over the responsibility of expanding the kingdom of our Lord Jesus Christ and to prepare His people for His next coming so that by the time He comes, He'll be able to fill His kingdom with the people of God. Kaya malaking pasasalamat ko sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating kalagitnaan. And so I am enjoining everyone who are members of the committee
in the preparation of our 2013 Youth Camp. To join the planning committee in not only preparing for the Youth Camp, but also to prepare ourselves to be together in planning out the different programs for our Lord Jesus Christ. Kaya hindi lamang sa Youth Camp tayo magkutipot-kuti, kahit ano man bahagi ng gawain ng Panginoon. Yan man ay Family Day, yan man ay Youth Camp, yan man ay pagtitipon para sa evangelistic fiesta ng Panginoon, tayo ay laging magtutulungan sa gawain ganyan. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat patuloy niyang pinapakita sa ating kalagitnaan kung paano siya pumikilos sa ating kalagitnaan. Buksan ninyo ang iyong banal na kasulatan sa Aklat ni Malakias, yung huling aklat sa Lumang Tipan. Ito yung aklat ni Malakias o ni Malakay. At babasahin ko mula sa ikatlong kabanata sa ikalabing-tatlo talata. Chapter 3, Verse 13. Your words have been stout against me, says the Lord. Yet ye say, what have you spoken so much against thee? You have said, it is vain to serve God, and what profit is it that we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts. And now we call the proud happy, yea, they that work wickedness are set up, yea, they that tempt God are even delivered. Then they that feared the Lord spake open one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. Then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Nagbalayan ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Merong dalawang pangka ng mga tao rito. Yung unang pangkat ay nagyayapan. They're stout before the Lord. Nagyayapan, nagmamalaki, naging malalo sa harap ng Panginoon. At kanilang sinasabi, anong pakinabang? Anong tinubo? Na maglingkod sa Diyos. Anong pakinabang? Anong pakinabang na sumunod sa kanyang mga inirotos? Anong pakinabang na magdating ka ng worship service? Anong pakinabang na magdating ka ng evangelistic fiesta? Nakaupo ka lang dyan.
Luwalang ilang at tumbo. Yan ang mga sinasabi nila. Anong pakinabang na mag-attend ka ng Bible study? Anong pakinabang na matuto ka sa salita ng Diyos? May pakinabang ba niyan? May tutubuhin ba niyan? O kaya, sasabihin nila, anong pakinabang na mag-attend sa family day? May pakinabang ba niyan? Anong pakinabang na mag-attend sa youth camp? May pakinabang ba niyan? Yan ang sinasabi nito sa pangkat. Ito po ng pangkat ng mga tao na ito na nagyayabang, nagmamalaki sa Panginoon. Walang pakinabang na mag-ikot kay Jesus. Yan. O kaya, kung gusto man nila mag-attend ng worship service, Bible study, family day, youth camp, they attend at their own convenience. Kung ano yung maluwag, kung ano ang kung anong maluwag, anyway, they attend by convenience. Kung ano lang ang bagay sa kanila, kung ano kailan lang ang gusto nila. So ito yung unang pangkat, no? Sabi ng Panginoon, kayo ay nagyayabang sa akin. Kayo ay naging palaman sa akin. Kayo ay nagmamata sa akin. Dahil sinasabi niyo, walang pakinabang ang gumawa, magsagawa ng aking kautusan, ng aking panawagan sa inyo. Sa kabilang tama naman, mayroong isang pangkat. Itong pangkat na ito ay pangkat na ang kanilang na adhikain ay mapaglingkuran ng Panginoon. Kagaya ng paglilingkod ng isang anak sa kanyang magulang. At sila ay nag-usap-usap at sa kanilang pag-uusap, pinakinggan sila ng Panginoon. At sa pakikinig ng Panginoon sa kanila, ang ginawa ng Panginoon, nagpasulat na aklat ng pag-aalala, the Book of Remembrance. There was that Book of Remembrance written before him for this. That speak with respect, with fear of the Lord. Oh, by the way, yung fear na yan ay hindi yung nakakatakot, minenervious ka, no? Hindi frightened. Yan ay isang sa paraan para sabihin na meron kang respeto sa Panginoon. Ikaw ay nagbibigay ng pakundangan sa Panginoon. Ikaw ay nagbibigay ng paggalang sa Panginoon. At kung nag-uusap-usap kayo, kayo ang nagbibigay ng pakundangan sa Panginoon, ang Panginoon mayroong pinapasulat. He is listening, no? Nakikinig at pinapasulat niya sa aklat ng ala-ala yung mga pinag-uusapan. Pinapakinggan niya. Bakit? Bakit mag-aalaala? What you turn the Book of Remembrance? Ang Panginoon ba ay nakakalimot?
ang Panginoon ba ay nakakalimot? Hindi. Una, siguro, yung aklat na yun ay hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. If you remember, in Revelation chapter 20, meron mga aklat doon na nabuksan. No? At ito ay ginamit na pang-review sa lahat ng mga ginawa ng mga tao na sumayin sa Panginoon. And by which they were judged. But there was another book, yung tinatawag na The Book of Life. At lahat ng mga hindi nakasulat ang kanilang pangalan doon ay ibinulin doon sa dagat-dagat ng apoy at nasufre, which is their final destiny. At yung mga pangalan naman ng mga o yung mga tao naman na nakapangalan doon sa aklat ng buhay, sila naman yung pinapasok ng Panginoon doon sa tinatawag na bagong langit at bagong lupa, sapagkat yung itong dating langit at dating lupa ay napugnaw na ng matinding init. At pinalitan ito ng bagong langit at bagong lupa, sapagkat yung dating langit at dating lupa ay nasandak sa kasalanan, at itong bagong langit at bagong lupa ay nananahan doon ang katwiran ng Panginoon, wherein dwelleth righteousness. No? Itong new heavens and new earth. So, yung mga aklat na yan na pinapasulat, yan ay record para sa atin. It's a reference of what we have done during our lifetime. Hindi para sa Panginoon, kundi pag yan ay, pag tayo humarap sa Panginoon, whether in the seat of judgment or in the great white throne judgment, yan ay papabuksan ng Panginoon para merong patotoo, merong record, merong witness kung ano ang ginawa mo sa iyong araw dito sa lupa. Halimbawa, ngayong Linggo, May... anong date ngayon? 18? At 20. May 20 at 3 o'clock in the afternoon, nasaan ka? Ikaw ba ay nandun sa mall? O ikaw ba ay nandun sa worship service? At nirecord yan ng Panginoon. Sa ganitong oras, nandun ka sa worship service, ikaw ba ay gising o ikaw ay tulog? Nakarecord lahat yun, no? Para pagbuklat yun, ay merong witness kung ano ang ginawa natin sa araw na yun, sapagkat tayo makalimutin. Tayo makalimutin, no? Yung mga iba, lalabas na lang sa kwarto para may kunin sa labas. Pagdating sa labas, hindi na niya alam kung anong kukunin. Makalimutin talaga. Makalimutin. So, books are written as a testimony of our acts while we are yet still here on earth. Pangalawa na dahilan ba nagpapasulat ng Panginoon ng aklat ng remembrance. Yung pag sinabi na remembrance, book of remembrance, o kaya remembrance of the Lord, pag kayo ng terminolohiya sa Bible, ang ibig lamang sabihin nun ay hindi dahil nakakalimot ang Panginoon, kundi yung yugto na yun na sinasabi na ikaw ay inalaala ng Panginoon, ikaw ay pinagpapakita ng pagmamagandang loob ng Panginoon. The Lord is showing you His favor. He's showing you His salvation. Halimbawa, sinabi ni David, O Lord, remember me with the favor that Thou hast for Your nation, and visit me with Thy salvation. So, pagka sinasabi na alalahan mo ako, Panginoon, alalahan mo ako, Panginoon, hindi dahil nakalimot ang Panginoon, kundi yun ay isang dalangin na
sa panahon ngayon ng pangangailangan, ipapahayag sa iyo, ipapakita sa iyo ng Panginoon ang kanyang kaawaan, ang kanyang favor, ang kanyang kaligtasan. So yan yung dahilan bakit sinasabi dyan na bakit ang Panginoon kailangan ba niya ng aklat ng pag-alaala. No? Dahil yung mga gumagawa ng pagmamagandang loob o paglilingkod sa Panginoon, yung mga walang pinagkakait sa Panginoon upang paglingkuran siya ng buong pagpapakasakit. Yung mga iba sa inyo, buong pagpapakasakit na narito rin, tignan niyo, bye-bye kayo ng bye-bye. Tumawag sa amin si Brother John. Sabi niya, Brother Mark, pwede ba magdala ka ng electric fan? Kahit maliit. Bakit? Napakainit dito. So, I was given that warning, so I'm wearing short sleeves, no? Puno baro. Pero, malamig din pala. Hindi naman gaano. It's much worse when when you're running, no? Talagang tutuno ang pawis mo when, sa mga running events. But anyway, marami sa inyo ang pagpapakasakit na narito para maglingkod sa Panginoon. Kahit mahirap magpuri sa Panginoon, kahit mahirap makipagtagpo sa Panginoon, yung mga iba, kahit kukunti na lang yung pera, magmasakit. Makatagpo lamang ang Panginoon. Buong pagpapakasakit para maglingkod lamang kay Jesus. Lahat yung mga ganyan ang kanyang ginagawa, nakasulat sa, nakatala sa aklat ng pag-alaala na sa panahon ng iyong kagipitan, sa panahon ng iyong kawalahan, sa panahon ng kapahamakan, ang Panginoon pinagpapahayagan ka ng kanyang kaawaan. Pinagpapahayagan ka ng kanyang favor. Pinagpapahayagan ka ng kanyang kaligtasan. Yan yung dahilan bakit ang Panginoon ay nagpapasulat ng aklat ng pag-alaala sa bawat sa atin. No? Ngayon, aling pangkat tayo dyan? Aling pangkat tayo dyan? Dahil merong sinasabi nito yung mga pangkat ng Panginoon. Yung mga gustong maglingkod sa Panginoon, yung gustong magbigay ng karangal sa Panginoon, yung nagbibigay ng pamundangan sa pangalan ng Panginoon, meron silang tanong sa Panginoon. Ang isang katanungan nila ay, bakit yung kung sino ba yung mga anak ng Panginoon, sila ba yung naghihirap? No? Let me read that. And now we call the proud happy. They that work wickedness are set up. Yea, they that tempt the Lord, or tempt God, are even delivered. Parang, kung sino ba yung mga masasama, they can get away with it. No? Sila pa yung nakikinapang. Sila pa yung nananagana. Kung sino pa yung bayan ng Panginoon, sila pa yung ginigipit. No? Itong nagyayabang sa Panginoon, sila pa ang gumigipit dito sa mga anak ng Panginoon, sa bayan ng Panginoon. Na imbes na yung bayan ng Panginoon, they become victorious, they become victims. Pero
payo ng Panginoon diyan. Huwag kayong kumunod na huwag kumunod ang iyong loob sa mga gumagawa ng masama. Fret not against the evil doers. Do not be envious to the workers of iniquity. Sapagkat hindi magtatagal, it won't be long, they will be cut down as a grass, and they will wither as a herb. So anong dapat na gawin ng mga ito? Sabi ngayon ng Panginoon, trust in the Lord and do good. Magtiwala sa Panginoon, magpatuloy ka na gumawa ng mabuti. Huwag mo malitan yung ginagawa nila sa iyo ng masama, kundi naigin mo ang masama ng mabuti. So, sabi ng Panginoon, trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and thou shalt be verily fed. O hindi magtatagumpayan, dahil, excuse me, dahil hindi magtatagal, lahat ng magwagawa ng masama ay tutumbahin ng Panginoon. They will soon be cut down as a grass, and they will wither as a herb. Siguro gumamit tayo ng comparison dito. Si Cain, siya pumatay ng kanyang kapatid na si Abel. Si Abel, meron para ng palataya, no? He offered a better sacrifice unto the Lord. Yung sacrifice ni Cain, dahil ang gusto ni Cain, kung ano ang gusto niya, kung ano ang paraan niya, kung anong convenient niya para sa kanya, yun ang kanyang gagawin. Bakit? Doon pa man sa Genesis chapter 3, tinuruan na ng Panginoon sila Adan at sa si Eva na nagkasala na ang handog para sa kasalanan ay ang pagtitigis ng dugo. For without the shedding of blood, there can be no remission of sin. So dumating itong magkapatid na si Abel at saka si Cain. Si Abel naghandog sa Panginoon, pero kanyang inihandog ay mula sa kanyang kawan. Mula gumamit siya ng buhay na walang kasalanan na inihandog ang buhay na yon. Nagtigis ng dugo yung buhay na yon na walang kasalanan, inihandog sa Diyos. Sa kabilang tao naman, si Cain, eh siya naman ay farmer, no? Agriculture, ang kanyang gawain. Yung mga agricultural products niya, yun ang inihandog niya sa Panginoon. Wala namang masama doon. No? Pero yung paghandog na hinihingi ng Panginoon ay yung paghandog para sa kasalanan. Na yung kapatawaran lamang ng kasalanan ni Cain ay ang pagkakatigis ng dugo ng buhay ng walang kasalanan para sa kabayaran ng kasalanan ni Cain. At yan ang nagsasalarawan sa ating Panginoon Jesucristo na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. The Lord Jesus Christ was prefigured in the offering, in the sinless, bloody sacrifice that was offered by Abel unto the Lord. Okay, so, kanya-kanyang paraan. Pero yung paraan ni Abel, paraan ng Panginoon. Naingit ito si Cain dahil tinanggap ng Panginoon. Naging katanggap-tanggap yung paghahandog ni Abel
sapagkat yun ang natanggap-tanggap na kapatawaran ng kasalanan ni Abel. Pero yung handog ni Cain, hindi naging katanggap-tanggap sa Panginoon, sapagkat it was a bloodless offering. Yung misa ng mga paring Katoliko, yan ay bloodless sacrifice. Yan ay blasphemy. Hindi yan natanggap-tanggap sa Panginoon. Yan ay handog ni Cain. It was a bloodless sacrifice that was offered by Cain. Yan yung nahandog ng mga pare. Kaya yan ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Sa inggit ni Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid. Pag nagsisimula ngayon, may kapag merong binhi ng inggit sa inyong puso, lumuhod kayo kaagad. Humingi ng kapatawaran ng Panginoon, alisin niya. Huwag niyong patubuhin yung inggit. Ano ang dahilan? Bakit yung mga Hudyo ay pinagsusumpong nila si Jesus at gusto ipapako sa cross? It was because of envy. Kaya masakit talaga yung inggit, no? Huwag kayong magtanim ng inggit. Alisin niyo yan. Humingi kayo ng kapatawaran ng Panginoon. Okay. So, pinatay ni Cain si Abel. Pagkatapos noon, itong si Cain, dumami na dumami ang kanyang angkan ng kanyang lahi. Madaling dumami noon. Dahil ang mga tao, kahit 500 years old, nanganganak pa. Nanganganak pa. Nagkakaanak pa ang mga tao noon. Hundreds and hundreds of years old. Ang pinakamatanda na naitala, it was Methuselah, 969, no? Pero itong si Cain, dumami na dumami ang kanyang lahi, nakapagtayo na malalaking mga lungsod, nakapag-set up ng matayo na teknolohiya, advanced technology. Siya ay nakapag-develop ng masulong na ekonomiya. Maunlad na maunlad ang naitatag ni Cain na lahi na kanyang mga gawa na mga lungsod. Napakaunlad. Subalit yung kaunlaran na yun, kung yung basahin yung Genesis chapter 6, yung kaunlaran na yun ay tinatag ni Cain, sinasabi doon na napakasama, no? Napakasama, napakalaki ang kasamaan ng tao na ang kaisipan, no? Imagination, ang haka ng kanyang kaisipan, ng kanyang puso ay pawang masama lamang. The imagination of the thoughts of their hearts were evil continually. Pero wala. Kung mabuhay ka ng mahaba at meron kang maiisip na masama at mabuhay ka ng mahaba, ma-develop mo yan ang napakasama. Tignan mo lang yung mga maturo mo. No? Ilang taon lang yan mag-train mo. Nakakalaslas na ng pusa na hindi nararamdaman. No? Ilang taon pa lang yan. Pero kung ikaw ay matuto sa masama ng daan-daan taon, napakasama mo. Oh. The imaginations of the thoughts of their hearts was only evil continually. Napakasama. Yan yung lahi ni Cain. Pero sa loob ng 40 araw, sa loob ng 40 gabi, sa isang iglap, lahat ng itinatag ni Cain na limas, na lipon. Lahat ng kanyang tinatag, sandali lang. Sa kabilang tao naman, tignan natin, si Noe. No? Si Noe, sinasabi na, a just man, perfect in his generations,
and he walked with God. Siya'y lumakad na kasama ng Diyos. Pag ikaw ay lumakad na kasama ng Diyos, ibig sabihin, ikaw ay sumasang-ayon kay Jesus. No? Kung anong gawain ni Jesus, yun ang gagawin mo. Kung ano ang tawag ni Jesus sa'yo, yun ang gagawin mo na tawag. Kung anong lakad ni Jesus, yun din ang lakad mo. Because you can never walk with the Lord unless you are agreed with Him. Sa Amos, sa Amos 3:3, sinasabi doon, can two walk together unless they be agreed? So, itong si Noe, lumakad na sumasang-ayon, sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Kung ano ang lakad ni Jesus, kung dito tayo, sabi ni Jesus, lalakad siya. Yung salitang lakad na hindi lang yung paghakbang, no? Paghakbang, no? Halimbawa, sinabi sa Colossians chapter 2, as you have received the Lord Jesus Christ, so walk ye in Him. Ibig sabihin yung walk doon ay mamuhay ka. No? Paano yung mamuhay? Ikaw ba ay namumuhay ng ayon kay Jesus? Ikaw ba ay namumuhay na nakapaloob sa kalooban ni Jesus? Yun yung kahulugan niya, no? So si Noe lumakad na kasama ng Panginoon. At noong pinabaha ng Panginoon itong buong sanlibutan na ito, ginulong ng Panginoon itong buong, itong buong planeta na ito, ginulong ng Panginoon sa pamagitan ng malaking baha. Hindi po ito yung pinag-uusapan dito ay. Dahil yung kahit yung mga pinakamataas ng mga bundok ay napailalim sa tubig. No? Noong pinabaha ng Panginoon, itong planeta na ito, doon sa Genesis chapter 8, doon sa verse 1, ang sabi doon, and God remembered Noah. At ang Panginoon, naalaala niya si Noah. Bakit naalaala si Noah? Dahil itong si Noah, liban na siya'y lumalakad na kasama ng Panginoon, he was also a preacher of righteousness. He preached righteousness for a period of 120 years. Na kahit walang sumusunod sa kanya, nag-preach buong pagpapakasakit. At yung kanyang isang bahayan lamang ang sumama sa kanya. And the rest, ito yung unang pangka. Sabi ni Noe, pumunta na kayo dito. Pumunta na kayo dito dahil meron darating na malaking baha. Alay na kayo. Ililigtas tayo ng Panginoon. Walang pakinabang yan. Ikaw na lang yan, Noe. Walang pakinabang yan. And so, Noe continued to preach the righteousness of the Lord for a period of 120 years. Ang nagalalang niya sa Panginoon, pito, ikaw ano siya? Alam ng Panginoon kung anong gagawin niya sa mga tapat sa kanya. Doon sa mga lumalakad na kasama ng Panginoon. Doon sa mga nagbibigay ng parama sa Panginoon. Doon sa mga gumagawa ng pinag-uutos ng Panginoon. Yung mga nangag-usap-usap para kay Jesus, naalala dyan ng Panginoon. At walang anumang ginagawa mo na buong pagpapakasakit na mawalaan ng kabuluhan o kaya makalimutan ng Panginoon. Then sabi ng noong Babylonia ay it was under siege. Sorry. When Jerusalem was under siege by Babylon, isa sa mga tanong ng mga Diyo ay, nakalimutan mo na ba kami, Panginoon? Ang sagot sa kanila ng Panginoon na, maaari ba ang isang nanay
na mapalimutan niya ang sumusus sa kanya. Kung maaari man, pero hindi kita makakalimutan. For I have written you upon my hand. Yung mga iba, nung nag-aaral pa ako, pagka may exam, para hindi makalimutan yung answer, ito sinusulat sa kamay. Pero ang Panginoon hindi makakalimut. Hindi niya sinusulat sa kanya kamay para makalimut. No? Pinapakita lamang ng Panginoon na hindi kita makakalimutan. I will never leave you nor forsake you. Ano man ang iyong dinaraanan, binabaha ka man dyan, wala ka dyan, ginigipit ka dyan, hindi kita makakalimutan. So, alam ng Panginoon mo anong gagawin niya sa bawat sa atin na nagtatapat sa kanya. Ang mahalaga ay tayo ay nagbibigay ng paraman sa Panginoon sa ating pagsunod sa Kanya, sa anumang pinapagawa niya sa atin, sa pagtawag sa atin, na tayo ay tinatawag ng Panginoon para sumama tayo sa Kanya. Huwag kang hiwalay kay Jesus. Lagi kang sumama sa Kanya. Sapagkat sa sandali na ikaw ay humiwalay sa Panginoon, hindi ka na panig sa Panginoon. Ikaw na ay laban sa Panginoon. At ang sino mang laban sa Panginoon, sabi ng Panginoon, siya ay sumasampulat. Siya ay nawawalan ng kabuluhan. Paano, how did Noah receive this favor from the Lord? I-review niyo yung history ng family life ni Noah. You start with the life of yung kanyang great-grandfather. Sino yun? Si Enoch. No? Great-grandfather niya. Yes. And then, anak ni Enoch, si Methuselah. Ang anak ni Methuselah, si Lamech. Ang anak ni Lamech, si Noah. So, anong tawag ito? Apo sa tubod? Ano ba yan? Basta great-grandfather niya si Enoch. Kung inyong reviewin yung buhay ng pamilya ni Enoch hanggang kay Noe, kung inyong reviewin, si Enoch ay lumalapit na kasama ng Diyos. By faith, Enoch walked with God so that he shall not see death. And he was not found because God translated him. So Enoch was translated so that he should not see them. And he was not found because he was translated by God. Pero meron, sabi ngayon, before he was translated, he had this testimony. Meron siya itong ganitong patutuo na ano? He pleased God. Siya'y ginalugdan ng Diyos. Bakit siya kinalugdan ng Diyos? Do, yung sumunod na verse, no? 11:6. For without faith, you cannot please God. For they that come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa mga tuwid, itong si Enoch may pananampalataya. Siya nananampalataya sa Diyos. At yung Diyos na kanyang sinasampalatayanan ay masugid niya na hinahanap, no? Para masumpungan ang Diyos na ito. Dahil ang Diyos na ito ay nagbumagang timpala
Observer ka ng diligent visit. Ay kumagat ni para sa mga masungit na naghahanap sa Kanya. Sino itong Diyos na ito? By faith, by faith, by faith, by faith. Masahin niyo yung Hebrews chapter 11, no? By faith si Abel, by faith si Enoch, by faith si Noah, by faith si Abraham, by faith si Isaac, by faith si Jacob, by faith si Moses, by faith si David, and so on and so forth, no? Masahin niyo lahat yun, buong chapter ng Hebrews chapter 11, by faith, by faith, by faith. Pagdating niyo sa chapter 12, yung object ng kanilang faith, ay walang iba kundi yung sinasabi na looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, he endured the cross, despised the shame, and is now set down at the right hand of the majesty of might. Sa mga tuwid, magmula pa nung magkaroon ng pananampalataya si Abel, no? Hanggang sa ating kapanahunan, the object of faith of those that are faithful to God is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya hindi tayo magsasawa na magsabi na sa buong banal na kasulatan, hanggang sa kawalang hanggan, ang sinasampalatayanan ng lahat ng ligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So itong si Ino, meron pa na ng palataya sa Panginoong Jesucristo na kanyang masukit na hinahanap para masumpungan si Jesus na ito. Yung mga iba, umulan lang, wala na kay Jesus. Yung mga iba, mainit lang, wala na kay Jesus. Pero lalahanin niya, mas mainit sa impyerno. Ganun ka ba kasugid para masumpungan mo si Jesus? Para makipagtagpo ka kay Jesus? Are you diligently seeking the Lord? And when you have sought the Lord, anong ginagawa mo? Ikaw ba ay sumasama ngayon kay Jesus? Dahil sa lahat ng mga gusto mong makasumpo, makatagpo kay Jesus, si Jesus ang nagbibigay ng kantimpana sa kanila. Paano ka nakikipagtagpo kay Jesus? Meron sinasabi sa mga awit ganito patungkol sa pakikipagtagpo ng Panginoon. To the merciful, you show yourself merciful. To the pure, you show yourself pure. But to the froward, matigas ang loob, no? Nagmamatigas sa Panginoon. Ngunit sa mga matigas sa Panginoon, ikaw din ang matigas sa kanila. Sa pangkat ka, ikaw ba nasa pangkat na nagmamatigas sa Panginoon? O ikaw ba ay nasa pangkat na maamo sa Panginoon? Ikaw ba ay nasa pangkat ng tupa? O ikaw ba ay nasa pangkat ng kambing? Which side are you? Kung baga, ang Panginoon ngayon, kung tawagin tayo ngayon, Adan, nasaan ka? Noong si Adan ay nagkasala na, humiwalay na sa Panginoon, ang tanong sa kanya ng Panginoon, Adan, where art thou? Hindi dahil hindi alam ng Panginoon kung nasaan si Adan. Subalit, ang punto ng Panginoon, Adan, ikaw pa ba ay panig sa akin? O ikaw na ay laban na sa akin?
Bakit naglalakad ako sa hardin, sa kalamigan, in the cool of the day? Hindi mo na po kinakatagpo. Hindi mo na po nasusumpuan. You are no longer diligently seeking me. Where art thou, Adam? Because whosoever is diligently seeking me, him will I reward. Kaya dapat, kung masumpungan natin ang Panginoon, lumakad tayo na kasama ng Panginoon. And how are we to walk with the Lord Jesus Christ? Micah 6:8. Sabi niya, parang nakasulatan doon, pinakita na sa iyo o tao kung ano ang mabuti at kung ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Ano yun? Gumawa ng katarungan, ibigin ang kaawaan o kahabagan, at lumakad ka na may pagpapakumpapal na kasama ng Diyos. Lumakad ka na may pagpapakumpapal na kasama ng Diyos. This is the way Enoch walked with God. Because he pleased God. At ang Diyos na ito na kasama ni Enoch ay ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, kinuha ng Panginoon si Enoch. He did not see them, sabi doon. And God translated him so that he should not see them. Kung gusto yung matalata ito, punta kayo sa seminary sa Wednesday at talakayan natin ito. No? Okay. He didn't see them. Pero kinuha ng Panginoon sa kanyang tahanan. Pero kahit kinuha ng Panginoon si Ino, pinabayaan pa ng Panginoon ang kanyang lahi, ang kanyang sambahayan. Si Methuselah na buhay ng 969 years. Si Lamech na buhay ng 777 years. Si Noah na buhay ng 950 years. Hindi pinabayaan ng Panginoon ang kanyang lahi sapagkat iniligtas ng Panginoon si Noah sa matinding tiyak na kapahamakan ng pagbaha. Naalaala ng Panginoon si Noe na lumakad na kasama ng Diyos. And God remembered Noah. Merong sinasabi si Haring David doon din sa kantong-tong no Psalm 37 na ating sinabi kanina. Fret not against evil doers. Doon sa verse 23 to 25 ay merong sinabi na ganito. The steps of a righteous man are ordered by the Lord. Ano kaya ba? The steps of a good man are ordered by the Lord. Kung siya'y babagsak, he won't be cast down utterly. If he falls, he won't be cast down utterly because the Lord will hold him up. Ngayon, ito sinabi. Naging bata ako, ngayon ako'y matanda na. I once was young and now I am old, but I have not seen the righteous forsaken, nor his bread, I'm sorry, nor his children begging for bread. Kailanman, kapag ikaw ay nagtatapat kay Jesus, kung ikaw ay nagbibigay ng parangal kay Jesus, kung ginagawa mo ang pinapagawa ni Jesus,
hindi ka papabayaan ni Jesus. Sasamahan ka niya hanggang sa katuluduluhan ng taibig. No, I will be with you until the uttermost parts of the world. Hindi nagpapabayaan ang Panginoon. Kaya siguro, mabuti na bawat sa atin ay mag-control Jesus. Tignan niyo si Cain, nawarat lahat ang kanyang itinatag. Pero yung itinatag mula kay Noe, ay simula kay Ino, no? Lahat yun ay inalagaan ng Panginoon. Kung ikaw ay hiwalay kay Jesus, lahat ng itatatag mo, mawawalan ng kahulugan. Ano yung sinasabi ni Brother Philip kanina? No? Nawawala ng kapuluhan ng lahat ng mga hindi nakatatag sa kanya. Pero kung ikaw ay nakay Jesus, lahat ay ginagawa mo kahit buong pagpapakasakit, ginagawa mo para kay Jesus. Lahat ng ginagawa mo ay nakasulat na yan sa aklat ng pag-alaala ng Panginoon. No? Not because He will forget. But you have sacrificially done for the Lord. But rather, when the time comes that you need the Lord, He's always there. He's an ever-present help in time of trouble. Kaya, kung gusto mo yung sambahayan mo ay ingatan ng Panginoon, siguro ito yung pinakamagat, walang bayad, pero hindi ibig sabihin, walang halaga. Walang bayad na insurance para sa iyong mga anak. Wala kang babayaran. All you have to do is to commit your all to the Lord Jesus Christ. You commit your family to the Lord Jesus Christ. Si Jesus na mag-iingat. Yung insurance system ng tao, pumapalya ba yan? No? Ano yung educational insurance na pumalya? 1, 2, 3 yan ang bumagsak na dyan, no? Pero yung insurance ng ating Panginoon sa Kristo, sabi ni Jesus, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Maasahan mo ang salita ng ating Panginoon sa Kristo. That's the best insurance, and there's no other insurance that can overcome that, or that can be more than that, or that can topple that, because the insurance offered by the Lord Jesus Christ is forever and ever and ever and ever. So, saan po dinadala mo yung pamilya mo? Saan po dinadala ang lahi mo? No? Saan po dinadala yung lahat ng mga pinag-uubusan mo ng oras. No? Lahat ng iyong ginagawa. Lahat ng iyong pinagmamalasakitan. Saan mo dinadala yan? Kung yan ay hindi mo dinadala kay Jesus, yan ay mawawala ng kabuluhan. They will be without significance, without meaning, without any value. In this age of devaluation, in this age of degradation, the only thing that will remain and improve in its value is what you will do for the Lord Jesus Christ. Yan naman ang maiwanan. Ang langit at ang lupa ay mawala na. Ngunit, lahat ng pagmamalasakit po kay Jesus na katalayan. The book of remembrance of the Lord will never fail. Kaya naman tayo mag-all for Jesus na. Pagay natin ang ating lahat kay Jesus at walang ano bang pwersa ng sanlikutan na ito na maaari makagawa ng ikakapahamak natin. Because greater is He that is in us than He that is in the world. Ilalagay ba natin ang ating lahat sa pag-iingat ng ating Panginoon Jesus Kristo? Yes. Amen. The Lord bless you. Shall we bow down our heads in prayer? Aming Panginoon Jesus, marami pong salamat
sapagkat wala pong ibang makakapag-ingat sa amin. Wala pong ibang makakapagbigay sa amin, Panginoon, ng pabor. Wala pong ibang makapagdulot sa amin ng katiyakan, kundi ikaw lamang, Panginoon Jesucristo. And so, Lord, we rest our all upon you. Because first of all, you cared for us, Lord Jesus Christ. And even before we committed ourselves to you, even when we were yet sinners, you died already for us. Katunayan, Panginoon, na wala ka pong nais sa amin kundi ang pinakamabuti. And so, Lord, just like Enoch, just like Noah, we come at your bidding. We follow you, Lord Jesus. We will walk with you, not only on this earth, not only in the heavenlies, but even unto eternity. Kaya nga, Panginoon, ikaw na po ang maging kasiguruhan ng bawat isa sa amin. Ang sanlibutan na ito, Panginoon, ay mawawala, maagnas, subalit ang iyong mga pangako, they will remain forever. And you are the fulfillment of all the promises of God. And so, Lord, we just praise you and give you all the glory as we commit our all to you. So that, Lord, you have now become our all in all. And so, Lord, we rest because now, Lord, you are the one who is taking hold of us, and we believe, Lord, that you came that we might have life and that we might have it more abundantly, and this life is already in us. Because, Lord, we are not living only for this world. We are not living only for the heavenlies. But we will live unto eternity with you. We thank you, Lord, and we give you all the glory, all the thanksgiving, and all the power. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Banal na salo-salo sa ating Panginoon Jesucristo na anyayari. Kami po ay nagdaraos ng banal na salo-salo bilang pagsunod sa ordinansa po ng pagtanggap ng sagisag ng iyong katawan at sagisag ng iyong dugo. At patuloy namin kunitain, Panginoon, ang iyong pagkakatigis ng iyong dugo doon sa cross sa Kalbaryo upang mabayaran po ang aming mga kasalanan. At kami, Panginoon, ay matubos po. At may ligtas po kami sa lahat ng kapahamakan. At dahil dito, Panginoon, narito kami upang ialay din namin ang aming lahat sa iyo. Katulad ng iyong pagkaalay ng iyong lahat sa amin. Kaya itong sagisan ng pagtanggap ng iyong ng sagisag ng iyong katawan at sagisag ng iyong dugo ay gagawin namin ito, Panginoon, sapagkat nauna binigay na namin ang aming lahat sa iyo at ikaw din, Panginoon, ang nagbigay ng iyong lahat sa amin. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen. Tayo'y magantayan sa isa't isa sa pagtanggap ng sagisag ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo.